Hi, ALS learners. So ako si Teacher Donna and I am here to share some tips on how to pass your ALS exam or yung ating tinatawag na A&E exam. So nandito ako para mag-share din ng mga tips kung paano ba mag-self-review or kung paano ba mas magiging effective or mapapadali yung pagre-review natin sa bahay. Especially nowadays or especially ngayon ay naka-ECQ tayo or yung ating enhanced community quarantine. So wala po talaga tayong choice kundi sa bahay mag-review dahil sarado ang ating mga centers. So paano nga ba yung tamang pagre-review kahit nasa bahay ka lang? First is to pray. So whatever your religion is, mag-pray ka muna bago ka mag-review because and ask the Lord for wisdom dahil sa Panginoon lamang tayo humihingi ng karunungan. Okay, so second, ang pinakamahalaga bago ka talaga magsimula ng exam is to set a plan. Plano. Magplano ka muna ng iyong pagre-review. Kung magsimula mag-review, meron kang plano. Meron kang listahan ng mga dapat mong i-review na topic. So, sa ALS po kasi, meron tayong anim na learning strand, which is the, yung meron tayong communication skills. Sa communication skills, yun yung ating subject na English and Filipino. And then, meron din tayong mga mathematical skills and problem solving. Yun naman yung ating math. And meron din tayong scientific skills. Yun naman yung subject ng mga sciences. And meron din tayong life and career skills. Meron din tayong understanding the self and the society. So, yun natin yung mga social sciences, yung mga araling pandipunan natin. And meron din tayong digital literacy, which is yung ating mga topics about technology and computers. So, for example, ganito ka magplano. For example, ang gusto mo nang i-review dahil nahihirapan ka talaga sa math muna ilalagay mo. So, gumawa ka ng listahan, math, yun yung learning strand mo, and then ilista mo yung mga topics na dapat mong matutunan. So, pwede po kayong mag-search sa Google, may curriculum guide po doon na binigay ang DepEd sa mga ALS para sa mga topics. Pero, pwede mo namang hindi natingnan yun, tingnan mo lang yung mga subjects na tinatakil sa math kapag ka, for example, pang high school yung iyong ALS or pang secondary. So, ano ba yung mga tinuturo from grade 7 to grade 10? So, ilista mo doon isa-isa, for example, is gusto mo nang matutunan is fraction, decimal, percentage, ratio, or gusto mo doon ka na sa afternoon, ilista mo rin yung algebra, or yung ating mga linear inequalities, saka ba mga nahirapan, decimal, percentage, ilista mo lahat ng mga topics na aaralin mo sa math. So, next naman is sa sciences. Ano yung mga topics na gusto mo matutunan sa science? Like, the photosynthesis, sa plants, sa animals, or sa solar system. Ililista mo lahat yun doon sa ilalim ng iyong scientific skills or sa mga sciences. Next naman, for example, English and Filipino. So, ilista mo naman doon ano yung mga topic na kailangan mo maaral sa English. Subject-verb agreement, ano ba yung mga masakaba na hirapan, sa mga meaning ba, sa mga synonyms ba, antonyms, ililista mo lahat ng mga topics na dapat mong matutunan. Another, next is, magkakaroon ka na ngayon ng schedule. Okay. So, when we say schedule, mag-aalat ka naman ng time para sa iyong pagre-review. So, for example, sa isang araw, mag-aalat ka. So, kailangan mo talaga mag-sacrifice. Mag-spend ka ng at least 2 hours. Hindi na masama yung 2 hours na mag-review ka lang. Or kahit 1 hour, sige. Pero, quarantine ngayon, kahit mag 3 hours kayo, pwedeng-pwede mag-review. Okay, so, for example, mas feel mong mag-review from 8 p.m. to 10 p.m. kasi mas tahimik sa inyo. And okay ka na ganun, hindi ka na initan, komportable ka na mag-review ng 8 to 10 p.m. So, iset mo yon 8 to 10 p.m., magre-review ka lang. Ang kagandahan nun is nasasana yung katawan natin, yung isip natin, na sa ganung oras, nagre-review ka. And again, another, ang pasok pa sa schedule is, di ba meron ka na kanina listahan ng mga topics na sinabi ko? So, for example, mag-set ka ng 30 days para mag-self-review. So, sa day 1, isiset mo na na ang aaralin mo ay math. Tapos, so day 1, aralin mo math, or week 1, puro math ka lang. So, for example, ngayong araw na to, na-review mo yung fraction. Lahat na ng fraction, improper fraction, solving fraction, word problem involving fractions.
So, i-check mo na yun dun sa yung listahan. Ang kagandahan nun, kapag na-check mo na yun, alam mo na natapos ka na mag-review sa fraction. Che-check mo na yun, hindi ka na paulit-ulit. Hindi po nasasayang yung oras natin na paulit-ulit na lang yung nire-review natin at masyadong magulo. Kung may checklist ka, na sinabi ko kanina, listahan, i-check mo lang po doon yung mga tapos mo ng topics. At ganun, mas mapapadali yung pagre-review mo kasi organized ka. So, week 2 naman, puro science naman ang aralin mo. So, for example, ang topic mo is solar system, plants, animals. So, i-check mo yun kapag natapos mo na. Ganun din sa mga iba pang learning strand. Okay? Next naman natin is, doon naman sa mga topics na i-review nyo, or doon naman kung saan kayo kukuha ng mga reviewers. So, sa Google po, may mga nilalabas doon na mga old exam ng ALS. Andun yung mga question and answer. Kasi yung mga exam naman, yung mga questions naman, yung iba na uulit, pero yung iba, medyo binabago lang yung tanong, pero yun pa rin yun. So, pwede kayong mag-search sa Google, mga ALS exam, ALS reviewers, may mga lalabas doon, naka-document, PDF, pwede nyong i-download, pwede nyong i-screenshot. Another, pwede rin po kayong manghingi ng reviewers dun sa ating mga teachers, sa ating mga centers. Another is sa Facebook. Meron po tayong mga group na review online. So ako po ay meron po akong group sa Facebook na ALS Review Online. At nag-add po ako doon ng mga teachers na nagtuturo sa ALS or in nagpo-post po sila ng mga questions and answer every day. And then, after magsagot ng mga bata, sa kanila nilalabas yung answer key. So, mag-comment lang po kayo sa baba yung mga gustong sumali dun sa aking review group online. So, i-add ko po kayo. After nyo, isabihin nyo lang po yung name nyo sa baba or yung name ng Facebook nyo para may add ko po kayo. And then, or pakisearch lang po yung Teacher Donna na page. Tapos, mag-message kayo dun sa akin para may add ko kayo sa group. Baka pag-review kayo online. Another is, pwede rin po kayong magtanong ng mga reviewers dun sa mga kilala nyo or mga kaibigan nyo na nag-review or nakapasa na dati sa ALS. Okay? So, another naman natin, last year, alam ko, wala na yung exam na essay. Puro multiple choice lang po yung exam natin. Yung mismong exam ha, ng ALS. At, ngayon pong taon, alam ko, ibinalik nila yung ating essay. So, paano naman kayo makapag-practice ng essay? So, sa essay po, ang unang-unang kailangan nyo is palabasa dapat kayo. Kung may mga news ngayon or ano ba yung mga trending ngayon sa mga balita, social media, or sa politics, or yung nangyayari sa mundo, yung virus. So, palabasa lang po kayo, basa kayo ng basa ng mga topics. And then, pwede po kayong magsulat. Another is magandang way ng pagre-review or pagsasanay ng essay is kukuha lang kayo ng mga topics sa Facebook na mga pwedeng gawan nyo ng essay. O kaya po, para mas madali is gumawa kayo ng diary nyo. Araw-araw, sulat nyo nangyayari sa buhay nyo, mapa-English man or mapa-Filipino. Para kung ang question po sa exam nyo ay Filipino, Tagalog ang gagawin yung essay. Kung English po is English ang gagawin nyo. So, kailangan both pareho po kayong marunong gumawa ng essay. So, next po natin, minsan kasi nahirapan tayo mag-essay kasi hindi natin alam yung mga words na gagamitin. So, mahalaga po sa pagre-review is meron tayong mga dictionary. So, may mga application po tayo na, for example, Miriam Dictionary na nada-download po sa Play Store. And mas maganda po, everyday meron kayong word of the day. So, lagi pong sinasabi yun sa mga students ko na araw-araw meron tayong word of the day. Tapos yung meaning nun, imagine sa isang araw, meron ka natutunan na bagong word. Baka magamit mo yun kapag gumawa ka na ng essay. Another is, practicein din araw-araw yung magandang pagsusulat. Kasi, kapag nag-exam ka, and then yung sulat mo hindi maintindihan, paano na yung magbabasa nun at mag-check? Dahil iniisa-isa pong chine-check ang inyong exam na may essay. So, next naman natin. Sa pagre-review po, hindi nyo kailangan mag-memorize ng mag-memorize. Kailangan iniintindi nyo or ina-absorb nyo talaga yung mga ideas na kahit pagbalik-balik
kahit pagbalibalik ta rin po yung mga tanong, masasagot nyo pa rin siya. Kasi naiintindihan nyo talaga siya, hindi lang yung minemorize nyo. Especially sa math. So, sa math po, may mga ina-upload din po ako sa aking YouTube channel na mga topics for ALS, for civil service. Pareho lang naman yung mga... pareho lang naman yun, pwedeng i-review ng civil service and ALS learners. So, pwede po kayong manood doon kasi mas maganda po sa math. For example, math ang nire-review nyo. Naiintindihan nyo yung process kung paano mag-add ng positive sa negative, negative sa negative, paano mag-add ng fraction. Kasi yung binigay na example ng teacher nyo or binigay kong example, hindi naman ganun yung lalabas. Pero pareho lang yung process. Kaya mas maganda na dapat hindi tayo nagme-memorize. Another, sa pagre-review din, itry nyo din mag-review minsan na may meron kayong naririnig na ingay. Kasi pagdating ng exam, hindi kayo na may mental block dahil may narinig lang kayong nalaglag na ballpen, nalaglag na lapis, naglalakad yung proctor nyo, nagbabantay sa inyo sa exam, maingay, hindi kayo nadidistract. Bakit? May time na sanay kayong mag-review ng maingay. So, hindi lang laging puro tahimik yung pagre-review natin para masanay din yung sarili natin na magsagot kahit na may naririnig tayong ingay. So, yun ang muna yung mga mabibigay kong tips ngayon sa inyong pagre-review. And I hope nakatulong ito sa pagre-review nyo sa bahay. If you have questions, meron po akong page teacher doon na pakisearch lang po. Pwede po kayong mag-message sa akin doon or pwede po kayong mag-comment dito. And please do not forget to subscribe dahil itong natitirang ECQ days, puro pang ALS reviewer po ang gagawin ko. So, mas magandang updated kayo kapag nag-upload ako ng mga reviewers. So, yun lang po and good luck. God bless po sa inyong pagre-review and I hope makapasa po ang bawat isa. And please mention your name sa baba sa aking comment section dahil sasama ko kayo sa aking prayer. Yun lang po and God bless everyone.